Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta kayo? Kumusta naman ang naging Pasko nyo mga classmates? Sana ay naging masaya at makabuluhan ang inyong naging pagdiriwang ng Pasko. Alam nyo dito sa Wikaharian Online World, sisiguraduhin namin na masaya at makabuluhan din ang araw ninyo. Kaya may inihanda kami para sa inyo. Gusto niyo bang malaman kung ano yan? Sige, magsimula na tayo ha. Awitin na natin ang Kumusta? Kumusta song? Narito na! Kumusta? 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 Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa. Masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-l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 a. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa. Masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Tra-l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 a. Alam niyo, tuwing panahon ng Kapaskuhan, nagiging abala ang lahat, hindi ba? Maraming mga salo-salo, maraming mga regalo, at naku, maraming mga kailangang gawain, hindi ba? At madalas, nalilimutan natin kung bakit nga ba ito ipinagdiriwang. Kayo, alam niyo ba ang tunay na diwa ng Pasko? Para matulungan tayo sa pagsagot ng tanong na ito, makakasama natin ang isang kaibigan mula sa Quezon City Public Library. At para makapagsimula na tayo, awitin na natin ang Oras ng Kwentuhan Song. Narito na! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata at tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata at tenga. Oras na ng kwentuhan. Sa tulong ni Tino, isang puppet mula sa Quezon City Public Library, ipaliliwanag namin sa inyo kung ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko. Makinig kayo ng mabuti ha! Nandito na si Tino! Kamusta kayo? Excited na ba kayo para sa paparating na Pasko? Ako rin! Pero teka lang, alam niyo ba kung ano ang diwa ng Pasko? Mga regalo? Marami nga tayong nakikitong regalo tuwing Pasko. Pero hindi ito ang tunay na diwa ng Pasko. Naririnig niyo ba yon? Naririnig niyo ba yon? May nangangaruling. Pangangaruling? Tradisyon na ng mga Pilipino, lalo na ng mga bata, ang pag-awit ng mga pamaskong awit sa mga bahay-bahay tuwing gabi. Pero hindi iyon ang tunay na diwa ng Pasko. Naaamoy niyo ba yun? Bibingka at puto bumbong. Mga pagkain na madalas tuwing Pasko lang natin nakakain. Pero hindi pa rin yun ang tunay na diwa ng Pasko.
Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan at pagmamahalan na ipinapakita natin hindi lang sa pagbibigay ng iba't ibang regalo, tulad na lang ng pagmamahal na ipinapakita at ipinadarama sa atin ni Jesus. Kung iisipin, hindi lang tuwing Pasko natin nararamdaman ang pagmamahal mula sa Kanya, kundi araw-araw. At yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ngayong tapos ng ibahagi ni Tino ang tunay na diwa ng Pasko, may mga tanong ako tungkol dito ha. Subukan niyong sagutin ang mga ito. Sige. May mga nabanggit si Tino kanina, no? Ano ang unang bagay na binanggit niya na nakikita nating matanggap at ibigay tuwing Pasko? Naalala niyo ba yon? Ano ba yung natatanggap natin at ibinibigay natin tuwing Pasko? Ang sagot niyo ba ay mga regalo? Kung oo, tama kayo. Tuwing Pasko, hindi ba madalas tayong nakakatanggap at nagbibigay ng regalo? Pero, regalo ba ang tunay na diwa ng Pasko? Ano bang sabi ni Tino kanina? Hindi. Hindi nga ito ang tunay na diwa ng Pasko. Eh, ano naman ang kasunod na nabanggit? Ano ang narinig ni Tino? Tama! Caroling! Madalas na ginagawa ito ng mga bata tuwing Pasko. Kayo ba nangaruling? Ako, nung bata ako, mahilig din akong mangaruling. Pero ang pangangaruling ba ang tunay na diwa ng Pasko? Hindi pa rin. Hindi ito ang tunay na diwa ng Pasko. Pagkatapos makarinig ng mga awiting pamasko, ano naman ang naamoy ni Tino? Ayan, tama. Naamoy niya ang mga bibingka at puto bumbong. Ayan, ang sarap ng amoy ng mga yan, hindi ba? Yan ay mga pagkaing madalas nating nakikita at natitikman tuwing Pasko lang, hindi ba? Pero mga pagkain ito ba ang diwa ng Pasko? Hindi pa rin. Hindi pa rin ito ang tunay na diwa ng Pasko. Eh, ano ba? O ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Ano bang sabi ni Tino? Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahal na ipinapakita natin sa ating kapwa. Ayan, abala man tayo sa dami ng kailangang gawin tuwing panahon ng Pasko, sana hindi natin kalilimutan kung bakit nga ba natin ito ipinagdiriwang. Hindi lang dapat tuwing Pasko nagbibigayan ha at nagbabahagi. Kahit anong araw pa, ugaliin natin ang magbahagi, magbigayan, at magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Tandaan niyo yan, mga classmates! At pagkatapos ng kwentuhan, makakausap naman natin si Kuya Paulo! Si Kuya Paulo Timban ay isa sa mga puppeteer sa Quezon City Public Library. Magandang araw sa iyo, Kuya Paulo! Welcome sa Wika Harian Online World! Gandang araw, Ate Michelle, at sa mga nanonood! Yan, Kuya Paulo! Nako, yung mga classmates natin na talagang nagustuhan ano, yung pagbibigay mo ng buhay kay Tino kanina. Eh, may mga ilang tanong kami para sa inyo tungkol sa pagiging isang puppeteer. Okay lang ba yun, Kuya Paulo? Okay lang, Ate Michelle. Sige, ang huli namin gustong malaman, ilang taon ka na bang puppeteer, Kuya Paulo? Ako po ay na siguro mga 5 years na sa pangangalaga ng ating magaling na puppeteer na si Kuya Gilbert kanina. Wow! 5 years na rin, ano? Yes. Eh, Kuya Paulo, gusto lang namin malaman, ano ba ang ginagawa ng isang puppeteer bago magsimula ang palabas? Madalas, parang naghahanap kami ng mga book na mga pwedeng pagbasihan ng mga ikikwento or ipapalabas namin sa mga bata. Doon kasi kami nagbabase kung ano yung mga
aral na dapat nilang matutunan. Dapat base pa rin sa mga libro. Ah, so una-una naghahanap kayo ng kwento, tama ba? Yes. Okay, at nabanggit mo nga, kapag nagkukwento kayo, talagang hina-highlight niyo yung aral. Tama ba, Kuya Paolo? Dapat nandun lang yung aral. Ayun. Eh, Kuya Paolo, ano naman ang pinakagusto mo sa pagiging puppeteer? Gustong-gusto ko yung mga ano, yung mga reaction ng mga bata na yung makikita mo na natutuwa sila dun sa mga napapanood nila. Kasi iba yung nakikita mo yung reaction nila base dun sa mga puppets na nakikita nila eh. Na hindi lang natutuwa sila doon, parang nakaka-capture din nila yung mga masasayang moments na hindi lang puro text at pictures yung nakikita nila. Base din sa mga puppets na hawak namin, nakikita ko yung mga reaction ng mga bata na natutuwa talaga sila. Oo, nakakatuwa nga yun kasi syempre nakikita nila gumagalaw, ano? Tapos naririnig nila sabay yung paggalaw dun sa boses na ginagawa ninyo. Yan, talagang ano, mas nakakainganyo para sa mga bata na makinig ng kwento. Ayan, Kuya Paolo, meron ka bang mensahe para sa mga classmates natin na nanonood ngayon? Oo, meron. Para sa mga bata, lalo na sa mga bata, sa mga nanonood, dapat enjoyin nyo lang yung mga ginagawa nyo para yung enjoyment na nakukuha nyo, na-adapt din ng mga bata at mga nanonood. So by that, parang kung ano yung nafe-feel mo na saya, nafe-feel din ng mga bata at yung mga nanonood. Wow, ang ganda naman ng iyong ano, mensahe para sa ating mga classmates. So mga classmates, tandaan niyo na kahit mabata pa kayo, kaya ninyong magbigay ng saya sa iba. Katulad nila ng ginagawa ng mga puppeteers na katulad ni Kuya Paolo. Kaya naman maraming salamat sa iyo, Kuya Paolo, sa pagsama sa amin ngayong araw. Salamat din, Ate Michelle, at sa mga nanonood. Paalam, Kuya Paolo. Uy, Lino, paalam ka. Paalam, Tino. At ngayon, mga classmates, gagawa ulit tayo ng puppet. Pero ibang uri naman ito ng puppet, ha? Dahil gagamit tayo ng tissue core. Ano ba yung tissue core? Yun yung nasa gitnang bahagi ng tissue. Yan, ito ang tissue core. At gagawin natin yung katulad o kaparis ng puppet na ito. Ayan. Pero hindi ganitong-ganito yung gagawin natin. Pero gagamitin natin yung tissue core para makagawa ng puppet na katulad nito. Okay? Handa na ba kayo? Sige. Papakita ko na kung anong mga kailangan natin para makagawa ng tissue core puppet. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung anong mga kailangan natin para makagawa ng ating tissue core puppet. Una, syempre, kailangan natin ng tissue core. Ayan, ito. Pero kung wala kayong tissue core, huwag kayong mag-alala. Kumuha lang kayo ng piraso ng papel at i-roll nyo siya ng katulad nito. Ayan, okay? Maliban sa tissue core, yung gagawin nating puppet ngayong araw ay kailanganin lang natin ng mga papel na katulad nito. Kailangan natin ng pulang papel, puting papel, yan, itim na papel na hinugis ko na, no, ginupit ko na sa dalawang bilog. Yan. So, yan lang ang kailangan natin para sa puppet na gagawin natin. Kailangan natin ng gunting, kailangan natin ng panulat, at syempre, kailangan natin ng pandikit o glue. Handa na ba kayo? Sige, gawin na natin ang ating tissue core puppet. Okay. Ang una nating gagawin ay kukunin natin yung puting papel at babalutin natin yung ating tissue core tulad nito. Yan. Lagyan natin ng glue yung palibot ng ating tissue core. Tapos, idikit natin yung ating puting papel. So, babalutin natin ng puting papel yung tissue core. Kung wala kayong tissue core, kumuha nila kayo ng puting papel. Tapos, i-roll yun ninyo, ha? Ayan, dikit natin. Ayan. Okay, pagkatapos, kukuha naman tayo ng pulang
papel at gugupit tayo ng dalawang piraso na ganito ang hugis. Yan. At ang gagawin naman natin ay yan, ididikit natin siya dito sa harapan para magmukha siyang ribbon, katulad nito. Yan. Tapos yung kabila ay hanggang dun sa likuran naman. Ganyan yung magiging itsura. Okay? Gawin na natin. Pagdikitin muna natin para makagawa tayo ng ribbon. Dikitin natin ng glue sa gitna. Okay? Dikitin natin siya. Patapos, dikit natin sa gitna ng ating tissue core. Tapos, ibaba pa natin ng kaunti. Yan. Tapos, ididikit natin sa likuran. Yan. Okay. Pagkatapos, kukunin natin yung dalawang itim na bilog na ginupit ko na. Lagyan din natin ng kaunting glue. Dahil ididikit natin yan sa harapan ng ating puppet. Parang botones ng damit niya. Ay, baliktad. Okay, usin natin. So, isa. Dalawa. Yan. Okay, pagkatapos, kukuha tayo ng panulat. Okay, at i-drawing natin yung mata. At bibig, ano, ng ating puppet. Para sa bibig, gagawa lang tayo ng mga, ayan, dots. Okay? Para sa ilong, kung meron kayong papiraso ng kulay kahel na papel. Okay, katulad nito, yan, gugupitin lang natin siya ng parang karot. Kung wala naman, pwedeng mag-drawing lang kayo ng ilong doon sa gitna. Tapos, ididikit natin dito. Yan. Ang konting glue. At dikit natin. Ayun! Tapos na ang ating tissue core puppet. Pagtabihin nga natin yung dalawang puppets na ginawa natin. Yan. At yan at ito. Ayun! At pwede rin kayong gumawa pa ha ng iba pang tissue core puppet. At alam niyo, pwede niyo ang gamitin yan eh. Pwede niyang gawin na panrigalo sa mga mahal ninyo sa buhay. Yan. At, nako, alam niyo, pwedeng-pwede niyo rin i-share sa amin ang inyong ginawang tissue core puppet. Basta itag niyo lang ha ang Knowledge Channel para makita namin ang inyong likhang sining. Ngayon, isipin nga natin kung ano-anong mga ginawa natin ngayong araw. Siyempre, nakausap natin si Kuya Paulo at nakilala pa natin ano, ang isang puppet na si Tino na parehong mula sa Quezon City Public Library. Nalaman natin ang tunay na diwa ng Pasko at nakagawa tayo ng panibagong puppet. At siyempre, marami na naman tayong ginawa at natutuhan. Kaya naman, bago tayo magpaalam, awitin na natin ang Wikaharian song. Narito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa.
magbasa. Sana ay natuto at nasiyahan kayo ngayong araw, mga classmates. Maraming salamat sa pagsama sa amin, ha. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!